Lihim na mayaman. Kabanata 1301. Si Fur Ong, Wang Hai, at Gong Son Beidou ay magkasamang nakaupo. Ang tatlo sa kanila ay mula sa mga first-rate na kapangyarihan, at ang kanilang mga ranggo ay magkatulad. Ilang beses na nilang ginalugad ang mga guho ng magkasama, at medyo maayos ang kanilang relasyon. Napatingin si Gong Son Beidou kay Alexander Yang na nakatayo sa grandstand. Itinaas niya ang kanyang tasa ng alak, humigup at nagsabi, "Ano sa tingin mo ang lakas ni Alexander Yang?" Si Jun Yang ay napili na ng Moon Palace, at pagkatapos nito, maaari siyang pumasok sa Moon Palace. "Sa tingin mo ba si Jun Yang magdudulot ba ng gulo para kay Alexander Yang sa pagkakataong ito?" Lahat sila ay mula sa malalaking kapangyarihan, kaya natural na alam nila kung bakit pumunta si Yu Zuan sa Heavenly Palace. "Hindi ko alam kung gaano kalakas si Alexander Yang. Gayunpaman, may ilang koneksyon si Lu Yuan sa isa sa aking mga tiyuhin. Natatakot ako na ang lakas ni Lu Yuan ay hindi mas mahina kaysa sa kanilang mga henyo sa Prodigy Role. Ako, natatakot ako na maaaring magpasakop kay Lu Yuan sa kanya ay hindi magiging simple." Mahinang sabi ng Hibiscus Angel. Kuwit-kuwit. Di nagtagal, idinaos ang piging ayon sa schedule, at lahat ng mga panauhin ay masaya. Dahan-daang umalis sa kanila sa mga nagtanong powerhouse. Bilang nangunguna sa mga powerhouse, matagal na nilang nakalimutan ang tungkol sa pagnanais na magsalita. Ang dahilan kung bakit sila pumunta dito ay para batiin sila, gayon din para magdala ng iba pang layunin. Nagpatuloy ang alak ng tatlong round. Itinaas ni Yu Yuzi ang kanyang tasa ng alak at sinabi kay Jun Yang. "Kapatid na Jun Yang, karangalan kong makilala ka sa pagkakataong ito. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita sa Northern Region. Umunlad ang paglilinang ng kapwa The Wist, at mabubuhay ka ng walang hanggan. Sayang naman kung hindi dumating sina Yang Xiaotang at Gu Qingge. Kung hindi, walang makakapag-usap ng daw sa iyo, Kuya Junlin." Sa kanyang mga mata, ang tinatawag na Eternal Heaven Prodigy Role ay ang tinatawag na Eternal Heaven Prodigy Role. Tanging ang nangungunang 10 mayroon pa ring ilang mga pamantayan. Ang sumunod ay ang gumawa lamang ng mga numero. Bahagyang ngumiti si Jun Yang. Siya ay nagmula sa isang first-rate na kapangyarihan, ang Jun Family, at ngayon siya ay pinili ng Moon Palace. Matapos makapasok sa Moon Palace, kahit papaano ay dadalhin siya ng isang makalangit na Diyos. Sa hinaharap, maaari rin siyang maging isang Heavenly God, isang mataas na opisyal ng Moon Palace. Sa mata ni Jun Yang, maliban kay Gu Qingge at Yang Xiaotang, ang iba pang mga henyo ng longevity ranking ay hindi karapat-dapat nabanggitin sa parehong hininga tulad nila. Ang dahilan kung bakit siya nakaupo kasama si Yu Yuzi ay dahil kukunin na ni Yu Yuzi ang apo ng Heavenly God Elder ng Moon Palace. "Nakakalungkot na hindi ko nakita si Fairy Gu sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga kay Yuzi." Nang banggitin si Gu Qingge, maging ang mga mata ni Jun Yang ay nagpakita ng inggit. Hindi lamang kahanga-hanga ang talento ni Gu Qingge, ang kanyang kagandahan ay walang katulad din sa ilalim ng kalangitan. Siya ay tinawag na numero unong kagandahan sa Heavenly Deserted World, at hindi mabilang na mga tao ang humanga sa kanya. Sinisikap ni Qingge na makapasok sa True God Realm. "Kahit ako ay hindi kasing husay niya. Gayunpaman, napag-iisa ko na ang aking pisikal na katawan at si Yuan Shen. Kailangan ko lang maunawaan ang mga batas para makatuntong sa tunay na Diyos. Kaharian." Parang ginto ang mga salita ni Jun Yang. "Oh, ikaw Yuzi ay naantig. Alam niya kung gaano ka-arrogant si Jun Yang. Kung hindi dahil sa nobya niya, hindi siya maaabala ni Jun Yang. Bago si Jun Yang ay 100 taong gulang, hindi pa siya natalo. Pagkatapos lamang ng 100 taon na natalo niya si Yang Xiaotang sa isang hakbang. Hindi niya inaasahan na aangkinin niya talaga ang pagiging inferior niya ngayon."
Kamangha-manghanga ang talento ni Ferry Gu, ngunit wala siyang makapangyarihang mga record sa labanan. Natatakot ako na baka siya ay kapantay mo at niyang Shaotang. Magkapareho lang ito, di ba? Nakangiting sabi mo Yuzi. Hey! Si Jun Yang ay tumawa ng masama, at sinabing, si Lin Shaotang ay natalo ni Chingge sa 330 taon na ang nakalilipas. Sa tingin mo ba ay may pangalan siya para sa kanyang sarili? Ano? Natulala kay Yuzi. Tinikom niya ang kanyang bibig at hindi nagsalita, tinutunaw ang balita. Kuwit-kuwit. Big Dipper, sa tingin mo ba ang mga taong ito ay magdudulot ng gulo para kay Alexander Yang pagkatapos ng lahat ng malalaking putok na ito? Si Wang Hai ay nasa 11th ranggo sa Prodigy Role, at ang kanyang cultivation base ay nasa Late Heaven Immortal Realm din. Tumingin siya sa direksyon ni Lord Yuming at sinabing, nabalitaan ko na orihinal na hindi pupunta si Jun Yang, ngunit dumating siya dahil sa imbitasyon ni Yuming. Ang Furong Goddess ay 14th na ranggo sa Prodigy Role, at isa rin siyang sikat na engkanto sa Heavenly Deserted World. Kung ito ay sa nakaraang batch, ang reputasyon ng Furong Goddess ay tiyak na mas dakila. Gayunpaman, dahil kay Gu Chingge, ang lahat ng mga diwata ay tila na-eclipsed. Ikaw Yuzi ay isang makasalanan at masamang tao. Ngayon, siya ay konektado sa Moon Palace. Siya ay hindi isang taong maaari nating gulo. Manunood na lang tayo ng palabas mamaya. Maging ang lingkod ni Alexander Yang na si Lu Yuan ay napakalakas. Ang kanyang sariling lakas ay hindi hihigit kay Yu Yuzi. Bukod dito, kung siya ay pahalagahan ng taong iyon, maaaring magkaroon siya ng lakas upang labanan si Jun Yang. Si Gongsun Beidou ang pinakamatanda sa kanilang tatlo. Naabot na ng kanyang cultivation base ang kalahating hakbang na True Deity Stage, at isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa True God Realm. Gayunpaman, ang kanyang edad ay halos pataas, at siya ay malapit ng mahulog sa ranggo. Sa platform ng panunood, sumulyap si Yu Yuzi kay Alexander Yang at nakangiting sinabi kay Jun Yang, Kuya Jun Yang, magsisimula na ang magandang palabas. Oh! Kumunot ang noo ni Jun Yang at sinabing, hindi kaya nag-imbita ka ng iba para tulungan ka. Umiling si Yu Yuzi at sinabing, ang batang iyon ay nagpahiya ng napakaraming tao kamakailan. Higit pa rito, ang palasyo ng langit ay nagpahayag na hindi sila makikialam sa bagay na ito. Kahit na siya ay isang disipulo ng Mountain and Sea Protector Sect, bilang hanggat hindi natin siya papatayin, hindi magiging problema. Sa sandaling ito, si Xing Xuanlong, na nasa 8th ranggo sa Prodigy Role, ay tumayo at malamig na tumingin kay Alexander Yang. Alexander Yang, inutusan mo ang iyong lingkod na saktan ang nakababatang kapatid ng aking angkan. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang pakundangan. Tama, Alexander Yang. You are totally not putting us in your eyes. Since you dare to show yourself today, you have to give us an explanation. Kung hindi, nagsalita si Xiao Hong na nasa 5 sa Prodigy Role. Tama iyan. Kailangan nating bigyan tayo ng paliwanag. May nagsalita mula sa ilang maliliit na kapangyarihan. Pumayag din sila. Bukod sa ilang True Divinity powerhouses, halos lahat ng iba pang martial artist ay nasa nakababatang henerasyon. Nang makita nila ang eksenang ito, lahat sila ay nagpahayag ng mga nasa sabik na ekspresyon. Maraming taon na ang nakalipas mula nang ang Heavenly Deserted World ay nagkaroon ng napakaraming mga henyo na nagsama-sama, at hindi kailanman nagkaroon ng napakaraming mga henyo na nakakahanap ng problema sa isang tao. Junior Kuya, ingat ka! Hindi umalis ang The Wist na si Jiu Feng. Umupo siya sa tabi ni Alexander Yang at sinabi sa mahinang boses. Alam niya ang desisyon ng palasyo, at may intensyon ng kanilang amo na sanayin si Alexander Yang. Huwag kang mag-alala, kuya. Hanggat hindi ito eksperto sa tunay na Diyos, kakayanin ko ito.
Umiti si Alexander Yang, tumayo, at dahan-dahang naglakad patungo sa ibaba ng mga stand. Nang makita ito, ibinaba ni Lu Yuan ang kanyang baso ng alak. Tahimik siyang sumunod sa likod ni Yang Wayan. Sa sandaling ito, kahit na ang hangin ay nagyelo. Sa ibaba ng entablado, nawala ng boses ang lahat. Nang makita siya ng ilan sa mga taong nag-echo kay Alexander Yang kanina na lumakad, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ibinagsak pa ng ilan sa kanila ang mga tasa ng alak sa kanilang mga kamay sa lupa. Wala man lang silang naramdaman. Noong una, inakala nila na hindi maglalakas loob si Alexander Yang na lumaban sa napakaraming henyo. Ang tanging na ibigay niya sa kanila ay mukha at tumakas gamit ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Hindi ba't binibuli mo lang ako, Alexander Yang, para sa walang pundasyon? Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang humingi sa akin ng paliwanag? Sa isang grupo ng mga mahihinang tulad mo, dapat mo bang isa-isa o atakihin ako, magkasama? Tumingin si Alexander Yang sa mga taong nasa ibaba ng entablado at malamig na sinabi. Jun Yang, na nakaupo sa entablado, bahagyang kumunot ang noo at bahagyang hinamak. Talagang hindi alam ng taong ito ang kalawakan ng langit at lupa. Abangan ang susunod na kabanata.